kayo matututunan. Hindi doon sa bagay na... Hindi sa bagay... Oh, sige, may part. Like a Hellcat. Hi guys! It's me, Trix, and welcome back sa aming YouTube channel. Today is another day for another video. And for today's video, magre-recommend ulit ako sa inyo ng mga Wattpad story na nabasa ko na. Pero ang magiging genre pa din today is yung matured content and yung SPG content. Kasi naman, yung last video ko about sa mga librong ito is nag-boom. Diyos ko, di ko alam na bet nyo pala talaga yung mga ganto na. Kaya yan, sa pag-isipan ko magbasa ulit ng mga matured content. And nawindang ako mga sis. Parang, alam mo yung after ilang years ng pagbabasa ng mga gantong genre, nagbasa na naman ako. And ito na naman ako, magre-recommend ulit ako sa inyo. Kasi nga sobrang nagandahan din ako sa mga nabasa ko. Hindi dahil sa puro, hi! Okay. Ang first story na i-recommend ko sa inyo na SPG is itong One Night with My Boss ni Cecily. Alam mo, yung story plot niya is napaka-cliché. Hindi ko sinasabi na common, pero common kasi yung plot na may boss, tapos magkakaroon sila ng relationship. Pero ito, kasi ang twist dito is merong mga knock-knock, parang ganyan. Mature SPG. Ayun nga, SPG content siya, and i-ready nyo yung sarili nyo kapag babasahin nyo to. Pero sobrang ganda niya. Since kasi may kwento talaga siya. Hindi lang siya basta, alam nyo, may mga story kasi akong nabasa na talagang pure ganun lang siya. Itong One Night with My Boss, di ba? Mga pangarap ng mga iba dyan na CEO na may-ari ng company. Tapos, sa isang pagkakamali, nagkaroon ng pag-ibig. Sana all! Next is yung favorite obsession ni Cecily, 'di ba? Puro Cecily. Sobrang ganda kasi ng mga story ni Cecily na kahit na ang dami ng plok-plokan, pero highly recommended talaga. And itong story na to is hindi siya pure SPG kasi may kwento din siya. And ito yung maganda kasi aabangan mo talaga each aabangan mo talaga every chapters kasi nga may story and may twist siya. Kasi yung babae dito is sobrang ganda niya. Diba? Ganun siya di-describe. Walang maganda. Sana. Maganda siya. And parang nagkaroon siya ng trauma doon. May trahedya kasing nangyari sa past niya. And ayun yung nag-cause ng trauma niya. Kaya dahil doon, nagsusuot na siya ng mga manang na damit. Parang doon niya tinago yung kagandahan niya. Kasi feeling niya, wala na siya makikitang lalaki na tatanggap sa kanya dahil maganda lang siya. Parang ngayon, ganun. Parang tinanggap siya dahil maganda siya. Pero, tingnan nyo, kahit manang si ate mo, may tumanggap, di ba? Love. That is love. Pero sobrang ganda, highly recommend. Cecily, sobrang galing mo. Next is yung Lady Masquerade. Ni Cecily din. Diba kay Cecily na naman? Tambay ako kay Cecily nung mga nakaraan. Diba nga, last na-upload kong video is 3 months ago. And tingnan mo naman, ang dami ko na naman nabasa. Pero, okay lang. Joke lang. Ayan, next is yung Lady Masquerade. Ito, hindi ko ma-explain yung story niya. Pero ang ganda. Mature content din siya. Siyempre, hindi ko naman siya ilalagay dito kung hindi ano. Pero maganda yung story niya, promise. Diba yung nakalagay nga dun sa description ng story is yung love has powerful way of removing the mask. We all insist on wearing. Diba? Pag-ibig na naman, Mary Cakes. Diba? Ayun yung maganda eh. Kasi diba, yung sa mga story ni Cecily, mature content siya, pero meron talagang love, hindi lang literal na plok-plokan, kasi di ba may mga ganun tayong story sa Wattpad na diretsong plok-plokan, wala namang love, ganyan. Eh, pero yung kay Cecily naman, ibahin nyo, may love talaga. Kaya sobrang marami kayong matututunan, hindi doon sa bagay na, hindi sa bagay, oh sige, may part. Pero marami din kayong matututunan na life lesson sa mga story ni Cecily. Kaya sobrang highly recommended nitong Lady Masquerade. Next is Temptation Island, Sinful Desire ni Cecily. Diba? Kay Cecily na naman. Pero itong tanong, gusto mo ba pumunta sa Temptation Island? Kasi ako, hindi po. Kasi mabuhit po ako. Hindi. Itong story nito, sobrang highly recommended din. Parang lahat naman nung kay Cecily is sobrang highly recommended. Pero itong isa, Diyos ko. Aabangan mo, each chapter na naman, every chapter, ganun, parang halos lahat naman ang story ni Cecily is kaabang-abang talaga, yung parang patulog ka na, ay, isang chapter pa, promise, isang chapter, Giniagawa chapter pa, pero
5 AM na, hindi na nakatulog. Pero ayun, hindi na ako magbibigay ng iba pang details. Pero itong Temptation Island is sobrang highly recommended. Meron pa itong mga ibang books, yung Temptation Island. Pero ito lang kasi nabasa ko, yung Sinful, yung Sinful Desire ni Cecily. Highly recommended. Next is yung Secret Nights ni I.M. Ivan Ray. Hindi ko pa siya na-recommend, no? Ay, hindi. Kasi meron din ako na-recommend last video ko na kay Ivan Ray din. Then, binasa ko yung Secret Nights niya and... Joke na. Ayun nga, sabihin ko na na-SPG din talaga siya and sobrang highly recommended kasi nga, maganda din naman yung story. Kung naghahanap ka ng story na may matututunan ka and at the same time, mag-enjoy ka sa SPG content, this story is for you. And sobrang ganda din niya. And look naman, ang dami niya ng reads. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang ito binasa dahil siguro nga nakapokus ako sa mga law na stories and i-recommend ko rin sa inyo yung iba noon sa next video ko, yung mga about sa law, mga law student na stories. Doon naano ako doon, parang na-catch din kasi yung attention ko, kaya natigil din ako sa mga SPG content. Pero itong Secret Nights ni Ivan, hindi ko alam kung paano bigkasin yung name niya, pero ito yon, sobrang highly recommended din ito, friends. Next is Blame Alligators 1 Game of Pleasure ni Grey Hunters. Ito, itong story na to, parang ano, sinearch ko lang kasi doon sa search bar na SPG and nakita ko siya. Since marami ding reads, tinry ko naman siyang basahin and sobrang nagulat ako kasi hindi ko kilala yung author and sobrang underrated yung author since ang ganda din ng story na to. Kung naghahanap kayo ng author na hindi pa masyadong sikat, ganyan, or hindi kilala, hindi ko kasi nakilala, pero parang magaling siya sa magsulat eh. Try niyo yung story niya. Ang ganda din. Si Grey Hunters. SPG din to. Lahat naman SPG. Next is... dami pa pala. Ang arte, gag! Next is The Sex God. And ni The Big O.T. The Sex God. Tatniel story to. Kaya ako to binasa noon. Naalala ko kasi noon ko pa to nabasa. And binasa ko to kasi dahil Katniel siya. Fanfiction ng Katniel. And sis, di ko kinaya din. Maganda din naman siya. Pero ano mo yun? Hindi ko lang kung makakatagal kayo. Pero maganda naman. Hindi ko lang kung ilang chapter na siya. Alam ko, di ko siya natapos eh. Or ongoing pa kasi siya. Parang hindi ata natuloy ng author. Pero nasa something 53 na ata chapters na. Hindi ko matandaan. Pero ito, maganda din to. Since, ayun nga, paulit-ulit siya sabi ko, napaka-redundant ko na, na may story din naman siya. And hindi siya pure bastos or pure SPG. Dahil may story naman din siya. And kung if gusto niyo ang basahin, or kung fan kayo ng Katniel, ito, fanfiction nila na SPG. Ha! Next is, hindi ko alam kung na-recommend ko na to, or ulitin ko na lang, For His Entertainment ni Malditang Isa. Sobrang, hindi ko alam kung na-recommend ko siya sa last video ko, pero ulitin ko na lang kasi ang ganda din ito. Nire-read ko siya eh. Sobrang, sabi ko nung una, nabasa ko na ba to, or hindi ko pa nababasa. Kaya tinry ko ulit basahin, and shit, oo nga, nabasa ko na. Pero nire-read ko pa rin siya kasi sobrang ganda, kaya yun, binasa ko rin siya. Naalala ko na naman yung story, pero ayoko na magbigay ng details. Pero kayo na lang ang humusga. Kayo na lang ang manigas. Gago! Joke lang. Basahin nyo itong For His Entertainment ni Malditang Isa. One of the best author din po si Malditang Isa. Next is... meron pa ba? Aha! Ito, ang pinaka-highlight. Kasi recently ko lang siya natapos kasi short story lang siya. And ito yung The Daddy's Girl ni Black Pillow. Anong-ano doon? _ 69. Ayan. Sis, di ko kinaya. Alam, maikli lang siya sobra. Kada chapter is maikli lang din. And kayang-kayang tapusin ng isang oras ata. Parang recently ko siya natapos and parang 1 hour ko lang ata. 1 hour 30 minutes. Or wala pang 1 hour. Sobrang family strong, sis. Oh, wait. Maganda! Maganda siya, pero straight to the point. Siya yung story na katulad ng May Hot Professor, na sobrang Tagalog, yung banto ko parang ganyan, yung Tagalog ng mga private part, ayun din, yun din ginagamit niya. And nakakatuwa lang, kasi alam mo yun, ang hindi siya maganda yung way of writing niya na open. Open yung way of writing ng author, pero mahalata mo na sinulat niya to ng mga nene days niya pa, kasi nga may pagka...
maano yung typing niya. Yung kunyari, may kulang na word, yung ganyan. Pero maiintindihan mo din naman yung story niya. And family stroke siya, Marie Cakes. Kaya kung may mga daddy issues ka, tabi, wag mo panoon. Wag mong basahin to kasi baka matriggered ka. Pero maganda siya. Pero ang weird niyang basahin. Hindi ko alam paano ko nga natapos kasi sobrang weird nga ng story niya. Hindi ko alam ba't ko binasa to. Pero kudos doon sa author na to kasi naisip niya yung ganitong content. Lawak ng imagination ng author na to. And kahit na hindi mahaba yung chapters niya, natawid naman. And nagulat ako sa... May plot twist pero nagulat din talaga ako doon sa... Alam mo yung tatay mo. Yun nga. Last is itong Daddy's Girl, The Family Stroke. Yung one. And itong mga stories na nirecommend ko sa inyo is highly recommended. Kailan ko ba kayo binigo? Kaya kung gusto niyo pa ng mga stories, don't forget to like, subscribe, and turn on the... Kahit huwag niyo na i-turn on, joke lang. I-subscribe niyo na ha. Subscribe! And nagulat talaga ako sa last na video ko is 10,000 views na. Guys, bakit kayo mga bastos kayo ha? Joke lang. And thank you guys. And sorry kung ngayon lang ako nakapag... video ulit. Since busy nga sa school, third year college na, and thesis time, parang ayoko na nga, jajalot na. So guys, ingat kayo palagi. Thank you for watching. Bye-bye.